Return to a land we called Paradiso, a place where dying river ends. Malakas ang iyong pagdating, dumadagundok. Masakit ang hatid ng iyong hagupit, umalatay, bumabaon. Hindi lamang sa mga balat, sa bawat himaymay ng laman. Naglalagos sa bawat alaalat isipan, nag-iiwan ng sugat sa nakaraan. Umuukit, pilat, sa kasalukuyan, gumuguhit hanggang sa kinabukasan. Lumikha ka ng panibagong elehiya at narinig ang kahindik-hindik na agunyas. Bago pa pa makalapit, tinawag ka nilang undoy. At matapos ang ilang araw, ang tulad mo'y nagpatuloy. Binansagan ka namang pepeng, pagpasok sa tarangkahan, Yolanda, wala kaming nagawa sa panganib mong daladala. Nasira ang mga dike na ilang taon, pinabayaan. Pampante kasi mga nasa pamahalaan. Ayon sa kanila, hindi ito mapipinsala ng kahit anuman. Bumigay ang mga pundasyon na alam naman nila, alam nilang hindi na makatatagal. Lumubog ang kalungsuran, kanlungan rin ng mga api. At kasunod nito, sinalanta ang mga probinsya ang katabi. Nilunod mo ng tubig at putik at basura ang mga bahay, gusali, sasakyan, kalsada at iskinita at maging. Ang mga buhay, di mo pinakawalan. Kinalasap mo sa amin ang galit ng kalikasan. Kiraming natabunan ng lupa at putik. Kiraming iniwan ng kanilang tahanan. Pati ang kanilang naitabing material na yaman. Sumama na sa anod, magal sa balutan. Ang mga pananim ng mga mahal nating katutubo at magsasaka, sinalanta mo, nilunod at pinadapa sa lupa. Ang mga infrastrukturang likha, ang mga dakilang manggagawa, kinibag mo sa pagsik. Ngayong kasama, iniwan mong humahagulgol ang karamihan habang kinigib mo ng pangambang mga mamamayan. Subalit may ilan, may iilan na hindi natinag sa iyong ipinakita. Sinakmal pa nga nila itong pagkakataon, pangpangalan nila ay ibandila. Malapit na nga naman ang butuhan. Pagkakataon upang magpabango ng pangalan. Kaya sa gitna ng nagdaang kalamidad at sa nagbabanta pang pagdating, di ko maiwasang magtaka habang napapailing. Sa isipan, umaalma ang katanungan. Bakit hindi sila ang mga nagsasamantala ang iyong pinarusahan? Bakit hindi silang nagpakasasa sa aming mga lakas paggawa? Silang nagwawaldas ng milyon-milyon sa maluluhong hapunan habang talakan sa aming kumakalam ang tiyan, hindi malaman kung saan kakain o kung makakakain pa ang gutom na tiyan. Bakit? Bakit hindi sila ang iyong pinuruhan? Silang kay bilis magbahagi ng mga paper bag na daang-daang libo ang laman mula sa kabangyaman namin, kaming mga taong bayan. Subalit ngayon, nasa malaking sakuna, kalamidad, at mayroong mahigpit na pangangailangan. Silang nasa pamahalaan, naghihigpit ng sinturon, kaysa kami ay tulungan. Umaasa sa ayuda ng mga dayuhan. Tang masakit pa nito, nalalantad na nga sa publiko ang kanilang kabuktutan na sa panahon ng kalamidad, hindi handa itong hungkag na pamahalaan. Walang sapat na kagamitan o pangsalba ang mga buhay na nanganganib. Makupad pa din ang aksyon para manguna sa kaayusan. Pero ano pa nga ba ang ating aasahan? May darating pa rin mga unos. Isa, dalawa, kahit ilan pa. Bukas, sa makalawa, sa mga darating na buwan. Hanggang sa hindi tayo kumikilos,
may darating na unos. Hanggang sa hindi tayo kumikilos upang ibagsak ang bulok na sistemang pinananatili nila, may darating na unos. Hanggang hindi tayo kumikilos para palitan ng nararapat at para sa kabutihan ng mayorya, may darating na unos. Pag wala tayong ginawa upang baguhin ang kanilang pagsasamantala.